Disgrasyang nabuntis lang nitong si Francis itong si Mariel. Ngunit dahil sa kagandahan ng ugali nitong si Mariel, ay nahulog ang loob sa kanya nitong si Francis. Ngunit dahil sa ginawa nitong si Francis na desisyon, kung kaya't nagsimulang nagkagulo-gulo ang kanilang pamilya. Dahil sa isa lamang hamak na kasambahay itong si Mariel. At itong si Francis naman ay ang pinamanahan ng kanilang yumaong mga magulang. Nang malaking parte ng kanilang yaman, hindi naging madali ang buhay nitong si Mariel sa loob ng mansyon dahil sa lahat ng kapamilya nitong si Francis ay ayaw sa kanya. Hoy Mariel, hindi ibig sabihin asawa ka na ng kapatid namin ay magiging maganda ang pakikitungo namin sa iyo. Palagi mong itanim dyan sa kukuti mo. Nahamak na katulong pa rin ang tingin namin sa kagaya mo. Sambit itong si Josephine na nakababatang kapatid nitong si Francis. Oo nga, isa ka lang langaw na nakapatong sa kalabaw. Kaya lumagay ka kung saan ka lulugar dito sa loob ng mansyon. Saad naman ang isa pang kapatid ni Francis na si Olga. Sa mga binigkas ng mga kapatid nitong si Francis ay natahimik lang itong si Mariel. At hindi na pinatulan pa ang dalawa. Sinubukan naman itong si Mariel na kumbinsihin itong si Francis na magbukod ng tahanan para mapalayo sa mga ganid niyang mga kapatid. Ngunit nagpumilit itong si Francis na doon sila manirahan sa mansyon. Hindi pwedeng tayo ang alis dito, Mariel, dahil sa akin to pinamana ng papa at mama. Kung may aalis man dito, walang iba yon kundi sila, dahil binigyan ko lang naman sila ng pagkakataon na manirahan sa mansyon. Dahil sa lugmok yung dalawa kong mga kapatid sa utang sa ninang kakasugal. Bakit mahal? Ginugulo o hinahama ka ba ng dalawa kong kapatid? Seryosong sambit naman nitong si Francis. Ramdam nitong si Mariel na tumataas na ang boses ng kanyang asawang si Francis. Kung kaya't ginawa na nitong si Mariel na ipatahan ito. At dahil sa ayaw rin nitong si Mariel na siya ang magiging dahilan nang di pagkakasundo ng magkakapatid, kung kaya't pumayag na lang ito at ginawang magtiyaga alang-alang dito kay Francis. Nangyari ngang ginawang magtiis nitong si Mariel sa ugali ng mga kapatid ng kanyang asawa at ginawa niya pa rin pakisamahan ang mga ito kahit na nakikipagplastikan lang sa kanya itong si Josephine at Olga. Hanggang isang araw, merong dumating na unos sa buhay nitong si Mariel nang bigla na lang isang umaga na nagsususuka itong si Francis at masama ang pakiramdam. Dagdag pa ang panghihilo nito. Hinayaan lang pansamantala ng mag-asawa ang pangyayaring yon dahil sa inakala lang nilang isa lang iyong sakit sa tiyan. Ngunit makalipas ng isang linggo ay nagsimula na itong si Francis na magsususuka na merong kasamang dugo. Doon na naalarma ang mag-asawa. Kung kaya't agad na nagpakonsulta itong si Francis. Doon na nadismaya ang mag-asawa nang lumabas na ang resulta ng medikal na nakitaan itong si Francis ng malala ng kanser sa kanyang atay. Matapos nga ng diskubrasyon na iyon, ay mabilis na kumalat ang sakit nitong si Francis hanggang sa namayat ito at umiba ang kulay ng balat nito. Umabot din ng kulang-kulang isang taon bago nga pumanaw itong si Francis. Ngunit bago pala ito pumanaw, ay siniguro niya at naasikaso na nito ang kanyang last will and testament. At walang kaalam-alam itong si Mariel sa ginawa nitong si Francis. Minabuti nang gawin iyon nitong si Francis dahil alam niyang hahabulin ng kanyang mga kapatid ang kanyang maiiwang ari-arian at baka pakaisahan pa ng dalawa ang asawa at anak nito. Sa pagpanaw nga nitong si Francis ay parang gumuho ang mundo nitong si Mariel at labis ang lungkot na hatid noon sa kanya sa pagkawala ng kanyang minamahal na asawa. Isang buwan nga matapos ng libing nitong si Francis ay agad na pinatawag ng attorney nitong si Francis ang lahat ng kapamilya nito. Kasama na doon itong si Mariel.
At nang basahin na nga sa kanilang harapan ng attorney ang nakasulat sa last will and testament nitong si Francis, ay nagulat ang lahat sa kanilang narinig. Nang ginawa nitong si Francis na ipamana sa kanyang anak ang mansyon na minana niya sa kanilang mga magulang, at dito naman kay Mariel ang kanyang negosyo at iba pang mga ari-arian. Tahimik ang lahat sa puntong yon at hindi makapaniwala sa kanilang narinig. Ganon din itong si Mariel na hindi rin makapaniwala sa sorpresa sa kanya ng kanyang asawa. Ngunit alam nitong si Mariel na hindi masaya ang mga kapatid nitong si Francis, kung kaya't minabuti na lang muna nitong si Mariel na doon tumira sa kanilang bahay bakasyonan nitong si Francis nang ito'y nabubuhay pa. 2 taon ring namuhay ng mapayapa itong si Mariel kasama ang anak nito. At malayo sa magulong mundo at mainit na mga mata ng mga kapatid ng kanyang asawa. Hanggang isang araw, habang nagdidilig ng mga tanim niyang hardin itong si Mariel, ay meron itong nakitang isang lalaki na nakahandusay sa kanyang taniman. Agad na ginawang tulungan itong si Mariel yung lalaking yon at pansamantalang dinala sa kanilang tahanan habang nagpapagaling sa kanyang natamong mga sugat. Nang magising na nga yung lalaking yon, ay ginawa itong tanungin itong si Mariel kung sino ito at kung saan siya nanggaling. Ngunit walang maibigay na impormasyon sa kanya yung lalaking yon, dahil sa wala daw itong naaalala sa kung anong pangalan niya o kung taga saan ito. Dahil sa nangyari sa lalaking yon, ay minabuti na lang muna nitong si Mariel na doon patuloyin sa kanilang tahanan yung lalaki. At dahil sa magalang at mabait naman yung lalaking yon, ay naging magkaibigan silang dalawa nitong si Mariel. At sa mga araw ngang dumaan, ay nahulog na nga ang loob nitong si Mariel sa lalaking yon. At muli itong nakaramdam ng pagtibok ng kanyang puso. Nangyari ngang sa maikling panahon na yon, ay naging magkasintahan itong si Mariel at ang lalaking yon na pinangalanan niyang Ismael. Naging masaya itong si Mariel sa piling nitong si Ismael dahil sa pinaramdam nito sa kanya na espesyal itong si Mariel. Ngunit buwan lang ang lumipas, bigla na lang nakaramdam ng panghihina ng kanyang katawan itong si Mariel. At palagi itong sinusumpong ng mataas na lagnat. Ngunit laking pasalamat itong si Mariel na dumating sa buhay niya itong si Ismael dahil sa mayroong nag-aalaga sa kanya at sa anak niyang si Danaya. Hulog ko talaga ng langit sa amin, Ismael. Napapanahon ang dating mo sa buhay namin ng anak ko. Paano na lang kung wala ka dito? Ano na lang ang gagawin namin? Saad itong si Mariel na nakaratay sa kanyang higaan. Ano ka ba, Mariel? Sino pa ba ang magtutulungan? Tayo-tayo lang naman ang nandito. Basta, palagi mong tatandaan na palagi akong nandito. At hinding-hindi ko kayo iiwan, sambit naman nitong si Ismael. Saglit lang, Mariel. May tumatawag yata sa cellphone ko. Lalabas muna ako saglit. At sasagutin ko lang tong tawag. Dagdag pang sambit nitong si Ismael. Sa paglabas nga nitong si Ismael ng kwarto, ay agad nitong sinagot yung tumatawag sa kanyang cellphone. Yes, madam? Napatawag ka, sambit nitong si Ismael. Hoy, Rogelio, hindi kita binayaran para mag-enjoy dyan. Yung pinapatrabaho ko sa'yo, nagawa mo na ba? Tandaan mong huwag na huwag kang papalpak dahil ayaw kong mapunta lang sa bastardang yan, ang yaman namin. Sambit naman ang tinig ng babae sa kabilang linya. Ariglado na po, madam, ang plano. Mamayang gabi po ay tatapusin ko na ang pinag-usapan natin, tugon pa nitong si Rogelio. Good, inuulit ko, malinis dapat. Huling sambit pa ng babaeng nasa kabilang linya. Matapos ng usapan nila'y ginawang bumalik nitong si Rogelio sa loob ng bahay. Ngunit nang nakaharap na siya sa bahay, ay nagulantang ito sa kanyang nasilayan na tinutupok na pala ng apoy ang bahay nitong si Mariel. Wala nang nagawa itong si Rogelio sa puntong yon, kundi panoorin na lang ang natutupok na ng apoy na bahay. Agad na kumalat sa balita yung pangyayaring yon, at nang malaman nga nitong si Olga at Josephine ang nangyari dito kay Mariel,
ay nagdiwang yung dalawa at ginawa nilang agawin yung lahat ng ari-arian na para sana dito kay Mariel at sa anak nitong si Danaya. Para maiwasang sa kanila ibuntong ang pagdududa, ay ginawang magpanggap itong si Josephine at Olga na nalungkot ang mga ito sa sinapit itong si Mariel at ng anak nito. At ginawa pa nilang bigyan ang mag-ina ng disinting borol. At ginawa ng dalawang magsakripisyo sa pagpupuyat hanggang sa ilibing itong si Mariel at ang anak nito. Sa araw ng libinga nitong si Mariel at ng kanyang anak na si Danaya, ay marami ang nakipagdalamhati at dumalo sa libing ng mag-ina. Sa huling pagkakataon, ay minabuti ng mga kapatid itong si Francis na hayaan ang mga dumalo sa libing na magbigay ng kahuli-hulihang viewing sa mag-ina. Nang sa hindi pa nga nagtapos ang pagpapanood ng mga tao sa kabaong ng mag-ina, ay bigla na lang nagtatatahol ang kanilang aso sa isang misteryosang ale. Nagtaka ang mga tao sa puntong yon at natuon ang atensyon sa ale na iyon. Sa ginawa nga ng misteryosang ale, ay ginulat nito ang lahat at tinakot nang kanya nang ipakita ang mukha nito. Laking gulat ng mga tao sa puntong yon at natakot nang masilayan nilang lahat na itong si Mariel pala ang misteryosang ale. Marahil ay nagtataka kayo kung bakit buhay pa rin ako. Sa katunayan ay hindi naman kami nasama sa natutupok naming bahay. Salamat na lang sa iyo, Rogelio, aka Ismael. Dahil narinig ng anak ko na si Danaya ang usapan niyo ng babaeng nasa kabilang linya, kung kaya't agad akong tinakas ng anak ko at minabuti naming sunugin na lang yung bahay para hindi mo na kami masundan pa. Akala niyo ba kayo lang ang matalino? Ngayon, pagbabayaran niyo ang mga kasalanan niyo, galit na sambit nitong si Mariel. Matapos ngang magsalita nitong si Mariel, ay agad na nagsidatingan ang mga pulis at ginawang hulihin itong si Rogelio. Kalaunan nga'y ginawang ibunyag itong si Rogelio na itong si Olga at Josephine ang nag-utos sa kanyang trabahuin at patahimikin itong si Mariel. Nangyari ngang nakulong itong si Josephine at Olga at dahil sa nawala na ang dalawang demonyo sa kanilang pamumuhay, kung kaya't nagawa nitong si Mariel na mapamahalaan ng maayos ang naiwang yaman ng kanyang asawang si Francis. Mga ka-explorers, minsan sa buhay natin, kung sino pa ang di natin inaasahan, ay sila pa palang sa atin ang may malasakit.